Hello mga peks! Welcome back again sa ating channel. So in today's video, ito na po yung second video natin dun sa aking LCIF na video last time. Yung unang video ko is about dun sa LCIF journey ko kung paano ako nag-diet. This time naman ang pag-uusapan natin mga peks is yung mga food. Na pwede nating kainin or mga food na hinahanda ko rin yung aking meal plan, pero ito ay iilan lang siguro. Magfa-flash na lang ako ng mga picture dyan mga Bex. Bago ang lahat, disclaimer lang, sasabihin ko ulit sa inyo mga Bex, ay ako po ay hindi nutritionist, hindi po ako professional pagdating sa mga diet na to. Ang akin po sasabihin ay based lang po sa experience ko at based po dun sa mga nababasa ko dun sa LCIF group na sinalihan ko. So, ano po ba itong LCIF na group na ito or LCIF? Ano ibig sabihin ng LCIF? LCIF po is low carb intermittent fasting. So, kumakain ka ng mga food na low carbs at the same time, sinasamahan mo siya ng fasting. So, hindi mo wawalain sa sistema mo yung carbo, pero babawasan mo siya. Kaya low carbs. Tapos, sasamahan mo siya ng fasting. Hindi po yun ibig sabihin na fino-force ka o force mong gawin ang pagfa-fasting. Hindi po. Dito natin pag-uusapan kung paano natin ipapasok yung fasting sa diet natin. So, una-una, ano ba yung mga pagkain na iiwasan natin? Yung may mga HC kung tawagin or yung mga high carbs. So, una-una po doon is yung rice. Pangalawa po yung mga pasta o mga pancit canton, spaghetti, basta mga pasta. Pangatlo po is yung mga sweets, mga matatamis, cake, ice cream, ganon. Iwasan muna natin kumain nun habang tayo ay nagda-diet o nag-LC. Tapos, mga soft drinks, syempre, yun po yung isa sa mga may matataas na carbs din. At mga may flour or mga tinapay, mga bread, ganun. Yun yung mga iiwasan natin kainin. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong kumain na nun kasi minsan nagki-craves talaga tayo. At talagang tikim. Tumikim lang pero huwag mag-stay dun sa pagkain na yun. So, ano-ano ba yung pwede natin kainin habang nagda-diet tayo? Ano yung mga food? Kasi wala tayong rice. Alam natin yung rice, yun na nagpapabusog sa atin. Alam natin yung mga pasta, yun yung pangpalit natin sa rice kapag nagugutom tayo. Ano ba yung mga food na pwede natin kainin na may mga low carbs? May carbs pa rin siyang onte, pero low siya, low carbs. So, pwede mong kainin lahat ng klase ng meat, lahat ng klase ng seafoods. Tapos, pwede kang kumain ng egg. Pwede kang kumain ng mga vegetables. May mga fruits, pero ang pwede mo lang sa fruits is avocado and strawberry. Kasi yun lang sila yung parang less carbo or walang carbo. Tapos, sa pagdating naman sa meat, basta lahat klase ng meat, lahat ng klase ng seafoods, pwede mo kainin. Sa egg, di ba may protein yung egg, kailangan ng katawan natin. May nagtanong doon, hindi ba nakaka-high blood ang egg? Hindi po nakaka-high blood ang egg. Ang mas nakaka-high blood po yung kanin. So, kung hindi ka sanay kumain ng egg araw-araw, pwede ka kumain ng isang. Hahanap ka ng low-carb na food na sa tingin mo ay makakain mo siya nang hindi ka nauumay o makakain mo siya ng tingin mo, regular mo siyang makakain. Like ako ha, noon, dalawang egg ang ginakain ko. Pero medyo nauumay ako kaya pa isa-isang egg na lang. Tapos, sa pagdating naman sa vegetable, ang nakakain ko lang talagang straight na nakakain ko na hindi ako nauumay is yung pipino. So, mostly sa pagkain ko, may pipino ako kasi nauumay ako na puro seafoods lang, fish yung kinakain ko, wala siyang halong. Parang lalagyan mo rin siya ng something sa pagkain mo na parang hindi mo maisip na ay kailangan ko pala ng kanin. Hindi, oo. Yun. So, meron akong egg, meron akong vegetable, tsaka meron akong main course ko yung meat or di kaya fish, ganon. So, sometimes, magfa-flash na lang ako mga Bex ng picture dyan ha. Sometimes,
kinakain ko ay fried chicken, napa-fried chicken ako. This, nakakatuwa na ito mga Bex, kasi natututo na ako magluto ngayon. So, natututo na akong mag-experiment ng mga food na low carb na kinakain namin or kakainin namin. So, minsan nagpiprito ako ng fried chicken, pero mga Bex, yung mantika na ginagamit ko is pasok dun sa LC na gagamitin. So, pwede kang gumamit ng coconut oil, basta something na may mga low carbs. Tingnan nyo na lang din sa likod. Kapag bibili kayo ng mga product, tingnan nyo sa likod kung may zero carbs ba siya, ganyan. Tapos, next is, yun nga, pork chop, ganun. Tapos, samahan ko ng lettuce, tapos egg. Minsan naman, fried chicken, pipino, egg. Tapos, meron yung gumawa ako ng, gumawa si Daddy Chris pala yung nagluto nun para sa akin, yung cauliflower rice. Wala kasi kaming pang blender. Ang ginawa ni Daddy Chris, in-slice niya lang ng maliliit. So, pwede nyo siyang idurugin. Yung, ang tawag dun, yung pangkudkud sa cheese, ikudkud nyo siyang ganun. Pwede siyang ganun. Tapos, gawin siya yung parang rice, parang ifa-fried mo siya, ganon. Pwede mong kainin kahit anong gusto mong kainin, basta wag lang kanin, wag ka lang maglalagay ng kanin sa plato mo, wag ka lang kakain ng tinapay ng madami, pwede kang tumigim pa isa-isa, basta yung sa tingin mo na wag mabibigla yung katawan mo, pero unang-una sa lahat, kailangan focus ka sa ginagawa mo, kailangan na-orient mo na yung sarili mo na magda-diet tayo ha, kaya kailangan makipagtulungan ka sa akin, mga ganon. So, kailangan din well-prepared ka sa mga bagay na ito, lalo na yung katawan mo, kailangan prepared ka na okay, go na natin to, push na natin to, kasi hanggat hindi ka pa consistent or hanggat hindi mo pa gustong i-push itong bagay na to, talagang madatapa ka. Yun yung sinasabi nila na nadapa ako, ganyan, kumain ako ng madaming rice, ganyan. So, pwede naman yun, paminsan-minsan nadadapa tayo, pero pagka nadapa ka, bumangon ka. Ibig sabihin nun, pag nadapa ka ngayong araw na to, bukas, bumawi ka. Yung nga ganun. So, kailangan mo lang siyang ipatunawin muna sa tiyan mo, huwag muna siyang dagdagan, kasi yung ginagawa natin, di ba, kumakain tayo na 3 times a day, sa isang araw, syempre hindi pa siya ganun katunaw. The next day, kakain ka na naman ng 3 times a day, ganyan. So, hindi pa tunaw yung kinain mo kahapon, may nadagdag ka na naman, Kaya, naiipon sila sa loob ng katawan mo, naiipon yung carbs, naiipon yung fats, naiipon lahat. So, nagkukos yun sa katawan mo ng lalabas na tong sakit mo na to, marami ng sakit. So, ayun, nung nag-start ako ng January 11, 2020 lang na ito mga Bexa, nag-start ako, di ba, na 66 kilograms ako. Ang una kong ginawa, sinabi ko na ito sa unang vlog ko, ang una kong ginawa, hindi ko binigla yung katawan ko na wala talagang rice at all. So, sa umaga, kasi talaga namang sanay ako na hindi kumakain sa umaga, coffee lang ako, pero nung time na yun, 3-in-1 coffee pa ako. Tapos, nung first day ko ha, and then sa tanghali, nag-rice ako pero hindi na ganun kadami. And then sa gabi hindi ako nag-rice, kumain lang ako ng something na sa tingin ko mabubusog ako, and then nag-tsaa. Then the next day, tinry ko ng mag-coffee ng hindi 3-in-1. So, yung Nescafe Classic, yun yung iniinom. Kasi yun, pwede rin eh, Nescafe Classic. Nescafe Classic, nilagyan ko pa siya ng isang kutsaritang sugar, yung normal sugar, yung wash sugar. Then, pagdating sa tanghali, kung gano'ng kadami yung rice ko nung last, anong the other day, kung gano'ng kadami, binawasan ko yon. And then, pagdating sa gabi, hindi na naman ako nag-rice. Nag-tsaa. Kasi lagi ako may tsaa dahil nga yung pag bloated ako, gusto ko yung lumalabas yung hangin sa tiyan ko. And then, the third day, na dumating na yung order. Yung the third day, dumating na yung order ko na yung ano, yung equal gold na sugar, yung sweet, yung pang matamis siya, pero hindi pala siya sugar, pang matamis lang siya. So, naglagay ako nun ng 2 stick. Medyo hindi ko masyadong feel yung lasa niya kasi iba talaga yung sugar na sugar talaga kaysa doon sa equal gold na yon. Pero tiniis ko. The third day yun ha. Tapos yung rice ko ulit binawasan ko. So, pero medyo unti-unti na lang yung rice ko. And then sa gabi ganun pa rin. Same routine. And then yung ika-fourth day, hindi na talaga ako nag-sugar kasi nga
Parang sabi ko, parang hindi ko rin gusto yung lasa ng Equal Gold. Try ko na lang kaya na wag mag-sugar sa coffee ko, as in black coffee. So sa umpisa, syempre, naninibago yung panlasa mo dahil sanay ka nga na may matamis. Noong araw na yun, noong ika-fourth day, kasi di ba napabawas ako ng pabawas ng kanin, so noong ika-fourth day, wala na talaga akong rice noon. Dinamihan ko lang kasi ang pagkain ko noon is nagpaluto na ako kay Daddy Chris noon ng cauliflower rice. So, yun na yung kinain ko, cauliflower. Sa totoo lang, hindi ako fan ng cauliflower talaga. Pero nung time na yun, syempre nagpaluto ako kay Daddy Chris kasi titikman ko. Pero naghati pa kami noon nasa isa, yung isang buong ganun yung binili. And ayun, medyo nasarap pa naman ako. Tapos hindi ko alam kung anong ulam namin noon, fried chicken pa o pork chop. Basta may, tas may egg. Sabi ko, okay naman ako, survive naman ako the whole day nun. Hanggang sa tuloy-tuloy na hindi ako nag-ry. Ito ha, paalala lang po para dun sa mga first-timer. Huwag po muna kayong mag-IF kung first time nyo pong gagawin yung LC. Kasi maninibago po yung katawan nyo, promise. Maninibago talaga. Sabihin nyo, hula, bakit ganito yung nararamdaman ko? Nangihilo ako, na nasusuka, na hindi ko maintindihan yung pakiramdam. Kasi nga po, nag-a-adjust ng katawan natin. Kaya kapag gutom kayo, kumain kayo ng kumain. Basta wag lang kayong kumain ng may mga high carbs na pagkain. Stick muna kayo dun sa mga low carbs na pagkain. Okay? Wag muna kayong mag-fasting. Kasi nga naninibago, nag-a-adjust yung katawan ninyo. Ang fasting, mga Bex, ipapasok na lang yan once na nakapag-adjust na yung katawan nyo dun sa low carbs na kinakain ninyo. Kasi ako, nangyari sa akin yan after 2 weeks ng pagkain ko. Parang ako na mismo, yung katawan ko na mismo nagsabi na, ay, hindi ka pagutom, hindi ka pakakain. Parang ganun. So, ang nangyari sa akin nun, kunwari, nag-coffee ako sa umaga. Lumagpas ako ng oras sa tanghali. Nakakain na yata. O yung first time na naalala ko na parang sabi ko, bakit parang hindi pa rin ako ginugutom, na kumain ako nun mga alas 2 o alas 3 na ng tanghali. Yun yung time na parang, ay, humihilab na yung tiyan ko, nagugutom na yata ako. So, dun ako kumain. Pero kumain ako, marami pa rin meat. Maraming meat, tapos may gulay pa rin ako, tsaka egg. Hindi pa rin nawawala yung egg sa akin, pero pa isa-isang egg na lang yun. And then, pagdating ng gabi, hindi pa rin ako nagugutom, pero sabi ko, baka kasi pagdating ng madaling araw, gutumin ako or ano, inom na lang ako, uminom ako ng ano, ng tsaa. Pero hanggang kinabukasan, kasi ganun ang routine ko eh, bago ako pumasok, bago ko pala ihatid si Princess, bago pumasok si Princess, nagkakape talaga ako kasi ayoko nang mabilis ako maano ng hangin. Ano tawag doon? Yung maano yung tiyan ko ng hangin, sasakit ang tiyan ko. So kailangan bago ako lumabas ng bahay, may mainit akong iniinom. So nagkakape ako. Same pa rin, black coffee. So, hindi ko nararamdaman. Yun yung time na hindi ko na nararamdaman yung gutom. So, sabi ko, ito na yata yung sinasabi nila na nag-a-adjust na yung katawan mo para sa fasting. So, tinitingnan ko yung oras ko. Syempre, tinitingnan ko yung oras ko. Nung gabi, afternoon, hindi na ako naghapunan. So, 16 hours. Magbibilang lang ako na 16 hours. Hanggang dun lang muna ako sa 16 to 8 hours. Hindi ko pa kaya, mga Bex, siguro yung medyo mahaba pa dun. May mga iba na kaya na nila yung 24 hours o lagpas na doon. Kasi ayun talaga, strict talaga sila. Strict diet talaga yung ginagawa nila. Pero ako, hindi ko siguro kaya pa yung ganun. Basta, pag once na lumagpas na ako sa mga alas 12, ganun. Kasi hanggang doon lang naman ang 16 hours, diba? From 8 to 12 ng tanghali, hanggang doon lang naman ang 16 hours. So, pag lumagpas na ako doon, pag nakaramdam na ako ng gutom na mga launa alas 12, kakain agad ako. Tapos, ang cravings naman, kunwari, nakakaramdam ka ng cravings, kasi nga, once na nagugutom ka, dun pumapasok sa isip mo na, ay, gusto ko kumain ng matamis, gusto ko kumain ng ganito, gusto ko kumain ng tinapay. So, once na nakakaramdam ka na ng gutom, labanan mo na agad, kumain ka na agad. So, yun nga yung sinasabi nila na, kumain ka na kumain hanggat gutom ka pa, stop ka kapag busog ka na. Wala akong sinasabi na, kumain ka lang ng ganito kaunti, kasi yun ang pinaka-perfect diet. Hindi. Kailangan mo pa rin busugin ang sarili mo. Busugin mo yung sarili mo. Pero ang kainin mo lang talaga is yung mga low carbs. Yun na yun na ibabawas mo sa pagkain mo. Low carbs lang talaga, mga Bex. And most especially yung rice. Kasi yung rice po, mga Bex, is yung talaga yung pinakamataas na may carbs sa kinakain natin. So,
yun nga, sabi ko last time, hanggang 22 grams na carbs ang pwede mo kainin sa isang araw. So, nasa sayo na yan kung paano mo siya kontrolin. So, bago ka mag-start mag-diet, i-ano mo muna, i-timbang ka muna, then, huwag ka ma-frustrate kung hindi mo pa nakikita ang effect within 2 weeks, kasi may mga time na within 2 weeks o within 1 month, hindi mo masyado makita ang effect sa katawan mo. Kasi may mga katawan o may mga metabolism na mabagal magproseso talaga. Mabagal sila, lalo na kung yung lifestyle mo bago ka mag-diet is sobra ka talaga kung kumain o grabe ka talaga kung kumain ng mga high carbs. Yung pag-adjust ng katawan mo, medyo mabagal din talaga siya. Medyo nagdadahan-dahan siya. Kaya, ang gawin mo, huwag ka mainip. Continue lang kung ano yung nasimulan mo. Continue mo lang, lalo na be motivated lang. Mag-motivate mo lang yung sarili mo. May nagtanong sa akin kung nag-exercise daw ako habang nagda-diet ako. Hindi ako nag-exercise, mga Bex. Pero minsan naiisip ko mag-sit-ups, ganun. Pero hindi regular yun. Paminsan-minsan lang pag sinisipag ako. Pagka-trip ko lang. Pero hindi talaga siya regular na exercise kung tawagin. Hindi talaga ako nag-exercise, mga Bex. So, nag-ano lang talaga ako, nag-LC, pero ang tawag ko dun sa ginagawa ko is dirty LC, kasi nga, hindi naman talaga strict yung ginagawa ko. I mean, pag sinabi mo kasing strict, lahat ng mga kinakain mo is low carb, lahat ng mga kasangkapan or sinasangkap mo dun sa pagkain or mga ingredients na mga nilalagay mo sa pagkain is mga low carbs talaga. Hindi, kasi may mga time na bumibili lang din, pag tinamad ako magluto, bumibili lang kami sa labas ng pagkain. So, kunwari, fried chicken, ganyan. So, hindi ko alam kung anong mantika yung ginamit niya. Kaya, sinasabi na dirty LCIF. Pero, yun nga, kapag kumakain ako ngayon, as in, wala na talaga. No more rice na ako. Hindi na kami bati ng rice. Hindi ko na rin siya namimiss ngayon. Pag nakakita ako ng rice noon, parang, gusto kong kumain ng rice. Pero ngayon, parang, okay. Diyan ka lang. Si Princess na nakakain ng rice, ganun. Ayun, uulitin ko, mga Bex, ha, yung routine ko o yung plan, yung meal plan ko pagdating sa pagkain. Sa umaga, nagba-black coffee lang ako. Tapos, pagdating ng tanghali, meron akong meat, meron akong pipino, kasi yun lang yung kaya kong kainin talaga, yung pipino, at meron akong egg. Dati, dalawang egg, ngayon isang egg na lang yung kinakain ko. Pagdating naman sa gabi, kapag medyo gutom ako or nagugutom ako, yung tirang pagkain ng tanghali na mga meat or seafoods o kung ano man yung fish or kung ano man yung ulam namin, yun na lang din yung kinakain ko. Hindi na ako kumakain ng pipino, naglalagay na lang ako ng isa pang egg para mabusog ako, and then bago ako matulog, nag-tsa-tsaa ako. Yun yung mga kinakain ko usually. Yun yung mga paulit-ulit ko lang na kinakain. Hindi ako nagsasawa kasi hindi naman siya talaga nakakasawa. Kasi nga, nakakatuwa yung result na nakikita ko. Natutuwa ako at na-amaze ako sa result na nangyayari sa akin. Sometimes, nagki-crave ako ng mga cake, ng mga milk tea, yung mga ganun. So, may mga pinopost yung LCIF group doon. So, credit to Sir Dave o Coach Dave sa LCIF, kasi siya po yung founder ng LCIF. And then, thank you din sa aking kumaring Janelle sa pagdalada sa akin doon sa group na yon. Kasi, nagda-diet ako noon. Alam nyo naman siguro kung matagal ka na sa channel ko. Nagda-diet ako. Pero, yung diet na ginagawa ko, hindi pala siya tama. Mali pala yung diet na ginagawa ko. Kaya sabi ko, parang walang nangyayari sa ginagawa ko. Diet ako ng diet, pero parang anlaki ko pa din, lalo akong lumalaki, ganon. So mali pala yung ginagawa ko ngayon. So mabuti na lang ang aking kumaring Janelle, dinala ako dun sa group na yon. So nung umpisa, nagbabasa-basa lang ako kung ano yung mga nagaganap, ganon, basa-basa. Be motivated. Kung talagang gusto mo na mag-start mag-diet,
i-motivate mo, kausapin mo yung sarili mo, or i-ready mo yung sarili mo na ganito, gusto ko nang magbawas, gusto ko nang mag-diet, at isipin mo na hindi ka nagda-diet dahil sa, para sa ibang tao, dahil sinasabi ng ibang tao, ang laki mo na, ang ano mo na, ang tawa mo na, ganun. Huwag mo silang isipin, huwag, kasi kung sila lang yung iisipin mo, ay, darating ang panahon na, darating yung oras na, ay, bakit mo nga ba sila inaano, kakain ka na, lalamon ka na naman. Ang isipin mo, yung sarili mo na gagawin ko to para sa sarili ko, para hindi ako magkasakit, para hindi darating sa point na ma-high blood ako, para hindi darating sa point na ganito ako, yung ganun. So, i-ano mo yung sarili mo, i-ready mo yung sarili mo sa gagawin mo, at love yourself. I hope na yung video na tayo makatulong ulit sa inyo. I hope na i-push natin kung ano yung gusto natin gawin. So, thank you so much mga Bex. Thank you so much for watching. At kung hanggang dito ay nanonood ka pa din, maraming salamat sa pagsubaybay at maraming salamat sa hindi pagsasawang panonood sa Royal Pump. Ay, sa Royal Pump. Sa Mayang Diyosa, no? Tsaka huwag kakalimutan mag-subscribe sa Royal Pump Vlog. So, thank you so much for watching. Ang aking camera ay nag-blurry-blurry na. Kaya, ay nako, thank you so much for watching mga Bex. See you again in my next one. Bye!